In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. Come together as God's family, with confidence and ask the Lord for pardon and mercy. I confess all my God and to you, my brothers and sisters, that I have believed in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have failed to do, through my charge of enforcing the apostasy came to the
organize the sacrifices. Many of Israel joined them, but Matthias and his sons gathered in group apart. Then the officers of the king addressed Matthias. "You are a leader, an honorable and great man in this city, supported by sons and kinsmen. Come now, be the first to obey the king's command, as all the Gentiles and the men of Judah and those who are left in Jerusalem have done. Then you and your sons shall be numbered among the king's friends and shall be enriched with silver and gold and many gifts." But Matthias answered in a loud voice, "Although all the Gentiles and the king's friends obey him, so that each forsakes the religion of his fathers and transcends the king's orders, yet I, my sons and my kinship will live to this covenant of our fathers. God forbid that we should forsake the law and the commandments. We will not obey the word of the king, nor depart from our religion in the slightest degree." As he finished saying these words, a certain Jew came forward in the sight of all to offer sacrifice to the altar in mundane according to the king's order. When Matthias saw him, he was filled with zeal. His heart was moved, and his just fury was aroused. He sprang forward and killed him upon the altar. At the same time, he also killed the messenger of the king who was forcing them to sacrifice, and he tore down the altar. Thus, he showed his zeal for the law, just as Phinehas did with Zimri, son of Sali. Then Matthias went through his shouting, "Let everyone who zeals for the law and who stands by the covenant follow after me." Thereupon, he fled to the mountains with his sons, leaving behind in the city all their possessions. Many who sought to live according to righteousness and religious custom went out into the desert to settle there. The word of the Lord. Thanks be to God. To the upright, I will show the saving power of God. God the Lord has spoken and summoned the earth. From the rising of the sun to its setting from Zion, perfect and beauty, God shines forth. To the upright, I will show the power of God. Gather my faithful ones before me, those who have made a covenant with me by sacrifice, and the heavens proclaim his justice, for the God himself is the judge. To the upright I will show the saving power of God. Offer to God praise as you sacrifice, and fulfill your vows to the Most High. Then call upon me in time of distress. I will rescue you, and you shall glorify me. To the upright I will show the saving power of God. Spirit of love.
Jesus wept openly and said, "If only you had known the path of peace this day, but you had completely lost it from you, days will come upon you when your enemies encircle you with a rampart, hem you in, and press you hard from every side. They will wipe you out, you and your children within you, walls, and leave not a stone on a stone within you, because you failed to recognize the time of your visitation." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. If only you had known the power of peace this day. If only you know on what your peace depends. Saan ba nakadepende ang kapayapaan? Isang panagoy na inaayaw ni Jesus sa Jerusalem. Si nakita niya along the way, going to Jerusalem, na baba nakita niya kasi hindi mapataas sa bahagi ang Jerusalem. Ay kanyang di kinalungkot kasi hindi nila nakita ang daan ng kapayapaan. At dahil sa hindi nila nakita ang daan ng kapayapaan, malatagpuan nila yung kanilang sarili na sila ay pinapalibutan na ng kanilang sila ay tinutulak sa magkabilang bahagi. Ngayon sa balita, nakita natin ang mga ralista ng mga polis nagtutulakan. Si Sinabanan ay to press it over kung sino ang aatras ng tao. So, bahagi nino, ito yung labanan ng panahon na Jesus. Maliwanag ang sinabi nito, no? Medyo matitindi. No? They will wipe you out, you and your children within you, walls, and leave not a stone on a stone within you. Doon na bahagi na huyan ang ating karanasan ng Jerusalem, doon sa tinatawag na ating Paul of Jerusalem, noong 70 AD, year 70, gawa ng kanilang pag-aklas, at gawa na, well, sa kanilang pagkaunawa, sa kanilang pagpagtunggali sa Roman Empire. Pero yun sa lahat, hindi nila nakita yung daan ng kapayapaan. Asan nga ba yung daan ng kapayapaan? Maraming daan ng daan ng kapayapaan. Ano ang sabi ng iba? Kasi nakita natin yung nangyari noong sa France, sa Paris, noong nakaraang Biyernes. Nakita namin ang atake ng mga terorista na nag-iwan ng kulang-kulang 200, mahigit 100 na patay. Na kung tingnan mo natin ay yung iba ay nanonood lamang ng concert, nanonood lamang nandun lamang sa mall, ay
Ang sabi ni Iba, para magkaroon ng kapayapaan, Bombay. Bombay. Maraming mga nakikita ang pamamaraan. Pero ano ka ba talaga yung pamamaraan ng kapayapaan? Ang sabi ni Jesus, na nawa kayo, huwag natin kalimutan sa pamamagitan naman ng ating Panginoon sa Kristo, magkakaroon ng kapayapaan. Yung pamamaraan ay tinuturo lamang ng Jesus ang daan ng kapayapaan. Kaya sinabi ni Jesus na ito ang mga mangyayari sa iyo. So, bakit? Ano saan niya ito? So, ikinahay ko sa amin sa Ibanghelyo nito. Ano saan niya? Sabagat, you have not recognized your visitation. Hindi mo napansin na ginalaw ka ng Diyos. Hindi mo napansin ang ating Panginoong Jesucristo. Nananahis tayo ng kapag pinakayang dumabi tayo kay Jesus. Hindi lang po sa kapayapaan, kung puro sa larangan ng digmaan. Bahagi yun ako sa mga makikita mo natin. Hindi lang po sa mga panahon na makikita natin sa larangan na siguro po ano mag-uri ng away o ng conflict na nakikita natin sa daigdig na ito. Isa rin yung nakakakita natin, tapusin po yung usapin ng kapayapaan ay napakalapak sa mga may sakit. Sa mga may sakit. Bahagi yun ng kapayapaan. Sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kinakailangan din yun ng kapayapaan. Kasi yung mga may sakit, kung isa na walang kapayapaan, hindi lang magawa ng kanilang karamdaman. Gawa ng kanilang pag-alala. Sana kukuha ng aking pagbayad sa aking mga gamot. Sa mga nag-aalaga ng mga may sakit na inaalala kung paano nila papagtasin ang kanilang pang-araw-araw ng pamumuhay. Sa gitna ng komisyon ay sabi nga, kumisan, kahit na kumisan yung may sakit, ay yun yung maingam. Bakit? Kasi yung mismo may sakit, walang kapayapaan. Bakit? Wala sa Jesus. Wala sa Jesus. Wala ang kapayapaan habang wala sa Jesus. Kahit na siguro sabihin natin na takpan mo man ang bibig niya, takpan mo man ang iyong tayga, kapag wala sa Diyos, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi mo makakamit ang kapalatulan. Kinakailangan ako sa akin na makahalaga yung panyaya na ibinibigay sa amin at iniaalay ni Jesus sa gitna natin. Huwag natin kanoon, kaya ito yung pagkakapanayan na binibigay niya sa mga Israelite. At parang ito po sa atin, no? Na, let us not forget God's invitation. We should not fail to recognize the time of your visitation. Dinalaw ako ng Diyos. Naramdaman mo ba yung pag-alaw ng Diyos? Kung wala tayong kapayapaan, nakikita, nagbibigyan tayo ng katuluhan, ano muna dapat na kagawin? Isipin natin sa Jesus. Magdasal tayo. E siguro sabihin natin, ang dami-dami ng problema. Hindi masikaso. Ano yung tunay na kahalagahan ay binibigay yun ng ating pananampalataya. Kaya maliwanag na sinasabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God. Pero yun, pinakailangan namin sa Jesus. Kaya po sabi ko nga,
Why? Masyado tayo nag-uumoy. Wala si Jesus eh. Nawala yung ating pagtitiwala sa Diyos. Ang pinangawa ka natin ay ano, yung pakayanan natin ang tao. Hindi. Kaya alam niyo, kung may nagpapasalamat, ako lang ako sa ating buong pagkatago. Mula makikita namin na kakaunti ang nagtatago. Pero ang sinasabi ko sa inyo ay malaki po ang tutulong ito. Kasi kung isang hindi natin makapag-quantify, pero bahagi po, kung ano, yung kalimitan natin na rin, Christ is the answer. Whatever is the question. Pero nasaan kayo? Wala na kayo sa kami ni Jesus. Kaya po yung mga nagtatago na ginagawa ko natin from 7 to 7, ay maliwanag. Christ is the answer. Siya magbibigay sa atin ang kamatagan ng kalupad, ng kapayapaan. Napakahalaga po na kung saan ay makikita natin. At marami tayong ituturo, marami ituturo sa atin ng Diyos tungkol sa usapin ng kapayapaan. Sabihin, halimbawa po na binibigyan natin ang pansin na yan, kaya taon na ito, year of the poor, ay kasama rin yun. Yung pangalaga sa mga luka, may ugnayan nito yun sa kapayapaan. Pero, ang unang nating pagtigin ay ano, hanapin natin sa Jesus. Hanapin natin sa Jesus. Kasi kung naroon sa Jesus, ay sa palagay ba natin yung pagkakalim ng Diyos, yung kapayapaan ay nahanap natin? Hindi. Ibinigay nga yung kanyang buong anak sa Jesucristo para mamatay, mapako sa krus para sa kaligtasan natin. Kaya niya ibigay sa atin ang buhay na walang hanggang. Yun yung buhay pagkatapos ng kapayapaan mo kaya? Ang ipagkakain niya sa atin niya. Kaya niya ibigay ang buhay na walang hanggang. Kapayapaan mo kaya? Kapanatagan pa kaya ng kalooban? Ang makatulog pa kaya ng mahindi? Yung hindi tayo mag-aalala kung ano ang mangyayari sa ating bukas. Sabi nung isang infomercial ng isang politiko na inaalala mo yung kakain, pagkakain mo pa lang ng umaki para isipin mo na yung kakainin mo ang mayang gabi. No? Ay ganun talaga ang hanapin mo kasi kapag talaga wala sa Jesus, hindi ka bibigyan ng kapanatagan. Kaya, tingnan lang natin. Yun ang nakita na ng mga Hudyo. Kung ang mga Hudyo ba, nakita nila sa Jesus, na yun ang kasagutan at ang Mesiyas, magkakaroon kaya ng Paul of Jerusalem? Maaaring hindi. Why? Because they will find out that, ano, bad times could never be a part of those who believe in God. Ang makikita ng tunay na kapayapaan na hindi makakalit sa pamamagitan ng violating pamamaraan. Kasi bakit hindi nila ginamit ni Jesus na pamamaraan? Anong ginamit niya pamamaraan? Ang magpapakot sa krus. Eh, ibig mo sabihin ito ay magtitiis lang tayo? Hindi. But surely God will give us the way. Pero hindi sa papagitan ng violating pamamaraan. Kasi bakit? Kasi simple lang mo yun. Oh,
illegal niya. So, hindi lang pa mga violence begets violence. Siguro po, kinakailangan natin na mapigilan ng tao, i-restrain natin, igapos natin. Pero hindi sa pamagitan ng bayoneteng pamamaraan. At ano nga yung pumutusin po yung panyaya na ipinibigin ng Pongo Palero? Ay pamamahal. Ang patuloy ng pamamahal. Ang makaming natin ang kanyang tema na binigay natin ngayon sa Yerod Apo. The gates of God's medicine, love, and compassion. The gates of mercy, love, and compassion. Kayo yung gates, kayo yung suriyak, pwede yung suriyak ng Jesus. Kapag napatuan mo ang suriyak ng Jesus, ang suriyak ng kanyang kapayapaan, ay sigurado magkapagod ka ng kapanatagan ng kalooban. Kaya, tingnan natin yung pamamaraan na ibinigay sa atin. Medyo mahirap po yung turo sa atin na ating mananampalataya. Kasi sabi nga natin ay this is the non-violent way. Kapag pinag-usapan natin ang kapayapaan. Kaya man po, ang isang nakita natin na effective yun, na nasubukan na ng tao, yung end sa one. And we should not forget yung turo na ibinigay ng El Sawa. At paano natin magagawa yun? Kapag naroon sa Jesus. Kapag naroon sa Jesus. Ah, hindi mo magagawa yung talaga. May natin pa rin. Eh, kasi wala sa Jesus sa'yo. Kaya hindi mo magagawa yun. Kaya napakahalaga po na ano, hanapin muna natin sa Jesus. Kinakailangan kasama natin sa Jesus. Kaya po matusin po yung ating 7-7. Maaaring sa tingin natin ngayon, ito yung not so or a problem, pero makita natin ano, nagkaharap tayo ng kapayapaan, nagkaharap tayo ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Kaya rin po kumisan, di ba, kaya hindi ko gumagaling sa kanilang karamdaman, bakit ano? Wala silang kapayapaan. Doon pa lang sa kanilang kalooban, palagi silang nangamba. Yung kanilang laman, palagi nanginginig. Kasi bakit? Wala sa Jesus. Wala sa Jesus sa kanilang buhay. They have not recognized God's visitation. Kaya yung importansyon natin sa harapan ng buong kapag. Ano nga po ay maging bahagi nyo natin ang pagtuturo. Isa ko sa nakita ko, para po sa pangisigit, alam nyo, para po kayo tulong natin, ay patugtugan nyo sila ng mga religious songs. Patugtugan nyo sila ng religious songs. Instead na ang patugtugan nyo sa kanilang balita na wala nang ginawa kundi ang mga masamang balita, patutugan nyo sila ng religious songs. Kasi yun ang bahagi na kung saan ay makatutulong sa kanila. Nagkakaroon ng kapanatagan ng kalooban. Nakakalma ang kanilang kaisipan. Naisip nila yun, no? May isip nila sa Jesus. Nakita nila ang Diyos na dumaraan sa kanilang gitna.
Tinong natin sa pamagitan ng pag-awi ng litania kasama ang isang matig ni Forrest. Thank you.
My brothers and sisters, in our prayer of faith, we submit to God for each and every one of us and for our brothers and sisters. Come and strengthen us for this holy anointing. Lord, have mercy. Free us from all harm. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick here present. Lord, have mercy. Assist all those in need of the care of the sick. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters. Along with you, our hands in your name. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father. You sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the only begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler. Your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants. From the church tonight with his holy oil, we ask this through Christ our Lord. Thank you.